This is Rita Dairit, and this is Buhay Parang Life, where we discuss issues about this thing called life. Thank you, my dear viewers, for tuning into this episode. I invite you to please like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Buhay Parang Life is part of FaithWatch TV, and I ask you to download the FaithWatch app on your mobile device. We read and value your comments, so please feel free to write down your comments and suggestions below. In this episode, we will hear a very interesting story. Siya na ang magkikwento. My pleasure to have with us here a fellow trustee in Pro-Life Philippines Foundation, a new trustee, and I'm sure he will have many ideas for the foundation and in the continuing protection and promotion of life. My honor to have here Brother Gail Bosea. Hello, Brother Gail. Hello, magandang hapon po sa lahat ng manonood ng Buhay Parang Live. Ayan, magandang hapon po Ate Dairit and sa lahat po ng mga nanonood. Alam mo, dahil tayo ay all over the world, so siguro sa ibang lugar, hapon, umaga, gabi. Kaya ayan, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Yun, pinagpalang araw. O sige, Gail, tell them about yourself. Kasi ang konti lang nung nakwento ko eh, pero parang very interesting ang iyong persona. Ayan, magandang araw po muli no para sa lahat. Ako po ay si Brother Gailbert Bosea na isa po sa mga nangangarap na maging mabuti, mabait at banal na pari balang araw no. Hindi po ako magpapakahipokrito no ko. Marami po akong pangit na ugali ngayon pala sasabihin ko na, pero ganun pa man ando doon yung kagandahan no na ang sarap mangarap. Umasa, manampalataya sa Diyos na ang buhay na pinagkaloob niya sa atin ay magkakaroon ng saysay at magkakaroon lang po talaga ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo palagi ng dahilan ng Diyos, no? Binibigyan tayo ng mabubuting tao, binibigyan tayo ng mababait na kaibigan at mga taong sumusubok ng ating tatag at ng ating pagiging ano, ng ating katatagan lalo sa pananampalataya. So, wow. Ganda tapos, naman ng introduction. Oo, pati mga values. O sige, meron ka pang gustong i-share about yourself? Ayan. Ako po ay dati pong senior volunteer po sa Parish Pastoral Council ng Responsible Voting, PPCRV. Kasama po sila Ambassador Tita De Villas before pa po nung bata pa po ako no. So, yung involvement po sa pro-life nag-umpisa nung nag-join lang ako before wala akong balak dati kasing ikwento sa buong mundo yung kwento. Unang-una again, kaya nga sinumpisahan ko na kanina. Kapag sa buhay po ng mga seminarista, minsan pagandahan ng kwento kung paano ka tinawag ng Diyos o kung paano ka tumutugon. No? Sa akin, feeling ko nung time na yun, pag gumagawa ko ng vocation story dati, hindi maganda yung kwento ko. Dahil ayun nga, nilalaglag kasi ako. Ayokong ikwento to sa buong mundo. No? Malalaman nila yung mama ko, nagkaroon ng maraming takot sa buhay. Tapos nagduda kung kaya ba niya na dahil sa lalaki no, yung aking biological father na maaaring sabihin ko irresponsible ba siya o maaaring natatakot lang din. Pero ganun pa man, minsan pag pinagdugtong-dugtong natin yung buhay natin, minsan pala parang iisipin natin pinaglalaroan ba ako o dahan-dahan lang talagang niluto ng Panginoon yung buhay natin na parang life at kung paano natin gustong tahakin yung buhay natin at harapin ito ng may ngiti at punong-puno ng pag-asa. Wow. Okay. O sige. Baka ma-overwhelm ang ating mga viewers. Umpisahan natin. Nabanggit mo na kasi. Oo nga. Sige. Relax. Patikim lang. Gusto kang ilaglag. Unang-una, paano mo nalaman na gusto kang ilaglag ng iyong nanay? Kasi I can imagine sa mundo, no? Malamang may mga tao, may mga nanay na nung unang nagbuntis ay plenano na hindi ituloy ang pagbubuntis because of many different circumstances. Bata pa, o takot sa magulang, iniisip nila yon pero hindi tinuloy. And feeling ko, hindi naman nila yun sinasabi dun sa anak nila. Paano nangyari na alam mo na sinabi sa'yo ng nanay mo yan? Correct. Ayan. Kaya nga sabi ko, ang ganda ng kwentong to. Yung iba pangit, no? Wala akong isusugar ko, hindi ko siya pagagandahin. Kukwento ko lang yung kwento na kung paano siya sinalaysay ng aking magulang, no? Nagsimula yun ng third year high school ako, no? Dying na po yung papa ko, si Edgardo Suiza Bosea, mga taga-Dagcarlan at mga taga-Liliu, Laguna. So, dying patient na po kasi si papa noon dyan sa Perpetual sa Las Piñas. Tapos, syempre, siguro out of pagod yung mama ko. Syempre, pinapagamot niya yung papa namin.
tapos lahat ng gasto shoulder niya. Tapos syempre dahil yung mama ko po kasi nag-join sa ano yung grupo ng mga Opus Dei tsaka yung ano yan yung o kaya ng mga El Shaddai. So minsan talaga minsan kahit anong lihim, walang lihim na hindi tayo mabubunyag. Na ultimo yung pinakamaduming parte ng buhay natin minsan kaloob talaga ng Banal Espiritu Santo yan, iahayag mo. Yon, confess your sin one to another in James 5:16. So yung dumating yung pagkakataon na yung kwento ng buhay ng mama ko na pinakakatago niya, ikwento niya. So sabi ng mama ko, it's about time, no? Na ikwento ko to. Tapos imagine in group of several people. Yung several people na mapagkakatiwalaan naman. No, syempre, nasa retreat nito. Tapos kinento niya. Nasa retreat. Nasa retreat yan. No? Okay. Imagine mo, itong mga kasama mo, nasa retreat. Tapos parang syempre, umiiyak-iyak dahil mga nagre-retreat nga, no? Hindi ko maalala kung saan were sa Laguna. Kasama kayo ng nanay mo sa retreat? Yes. Apo, kamay apo. Kayo? Okay. That kasama time, pa muna namin yung mga kapatid namin kasi dati nag-a-attend sila dyan sa may Woodrow sa Ayala, Alabang dyan sa yung ano. Yung tatay mo nun, si Mr. Bosea, Edgardo Suiza Bosea. Siya. Opo. Siya ba yung biological father mo? Hindi po. Siya po yung ano, siya yung parang kwento sa story dati, Knights in Shining Armor na syempre ilalaglag ako ng mama ko, no? Ang sabi ng mama ko nung I think yung several attempt, hindi ko na lang bibilangin kasi nung dati binibilang ko at nung na-interview na ako sa ibang interview pa, natanong ko tuloy mama ko, yun yung first time yata na nangahasa ko, ma, talaga bang 7 beses mo ilalaglag? Tapos yung pang, yung gano'n, imagine mo, ang pangit na kwento nito. Yes? Ilang beses? Sabi ko, ma, talaga totoo bang ano, 7 beses mo kung 7 beses, ilalaglag? Okay. So, teka, guys, balikan natin yung retreat. Kasi doon niya unang sinabi sa'yo, di ba? Doon niya unang, yes. Okay, so ano yung sitwasyon? Ano yung sitwasyon na, paano niyang nasabi sa'yo at ano yung reaction mo? Yung reaction, first reaction ko that time, parang gusto kong magalit, mainis, mag-walk out, nakakalito, o parang gusto mo na lang sanang managinip o bangungutin, o kaya parang pakiramdam mo, ampun ba ako? O kaya bakit mo sinasabi to? Gusto mo ba akong ipahiya? Ano bang layon mo? Ba? Kasi maraming tao na parang oo, pinahiya hindi niya. Ko hindi ko sinasadya na para umiyak din yung mama ko sa harap ng ibang tao at sabihin to. Kasi pagod na din siya, no? At ang taong laging napapagod, yun din yung moment na punong-puno ka din ng lakas para ihayag mo ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa harapan ko, okay lang siguro sa harapan ko. Minsan nga, may time pa na doon, sabi ko, sana hindi na lang sinabi, sana hindi ko na lang alam, habang buhay ko na lang hindi yan, para hindi okay. Ganun kasakit. Ngayon, pagtatagpitagpin ko ha, ayos po. In that retreat, sinabi niya sa iyo na 7 beses kanyang sinubukan ilaglag? Several attempts, yes. Several attempts. Ano ang sinabi niyang dahilan? Yung, yun, kinento ngayon yung hindi pa niya detailed na kwento. Na, i-detail niya na lang yung kwento nung, eto nga, yung recently na tinanong ko yung mama ko, matutuo bang, ano, gusto mo akong ilaglag ng 7 beses? Nung sasagutin niya nung mama ko, syempre ang mga magulang minsan dahil yung mga heartaches nila, yan yung mga moment din na itatago nila, o kaya hindi sasagutin ng direkta. Pero syempre, ayoko din sagasaan yung sugat na meron siya noong kahapon niya. Kaya nga sabi ko never ako nag-attempt. Pero gusto ko din kasi magkaroon ng konting linaw eh. Ayokong magalit sa lahat ng mga kalalakihan, so sa mga magulang na parang, ano, ayoko na ganun. Ngayon, you are saying, may sinabi kang ayaw mong magalit. Kasi nung yes. Unang narinig mo in that retreat that she was trying to get rid of you as a baby inside her womb, nagkaroon ka ng galit sa mga lalaki? Hindi ko po maamin sa sarili ko, pero yun yung moment nagkaroon ako ng parang phobic sa mga relationship. Siguro may mga naliligaw nga sa akin mga babae, o kaya nung third year high school din ako, nakipaglandian na rin ako sa classmate ko nung high school ako. Pero nung time na malaman ko na hindi ko biological papa, si papa, naging palaisipan at naging tanong sa akin to na, oops, wait ka lang. Parang another kwento yan ah. Hindi mo pala alam nung una, yes, na yung tatay na kinagisnan mo ay hindi ko pala yung ama. Na-confirm ko lang po yan. Sige po ah. 5 years old ako, mamaya pagtatagpitagpin po natin, nakakalito. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung paano ko ikukwento ng hapyaw lang o isang bagsakan na hindi ka, yung dibdib mo, hindi ma, ano, ma, yung, kung paano mo siya pagagandahin, mahirap gawin yon.
I can Anyway, imagine. ito. Nung 5 years old ako, dahil yung kuya ko, babaero, napagalitan siya ng Papa Bosea, ni Edgardo. Dahil sa galit ng kuya ko sa papa ko, kasi nang bababae siya, third high school pa lang yata siya, o college na, no? Nasabi ngayon sa akin ng kuya ko, hindi mo naman papa si papa. Nung tayo ngayon, ha? Hindi ko papa si papa? Ang daming tanong, ang dami talagang tanong na bago ako pumasok sa mga bagay na ganito, gusto ko munang malaman at hindi ko siya malaman sa pamamaraan na sa kahit anong pamamaraan na gusto ko. Kaya nga naging ano eh, naging frustrated psychiatrist and psychologist ako eh. Ang gusto ko dati kung hindi maging doktor, maging pare. Pero paano ko magpapare? Ang dami kong kwento na hindi alam, ang dami kong gustong malaman, hindi ko matanong yung pinsang kong pare, hindi ko matanong yung lola kong madre. Ayoko ding tanungin kasi baka mamaya pag nalaman ko, baka mamaya magrebelde ako. Pero hindi, marami din, eto na lang din yung kaligtasan na iingatan at iingatan ka ng Diyos na ikapahamak mo at ikapahamak ng kaluluwa mo na mapariwara sa pamamaraan Okay. na hindi naman talaga dapat. So, nung galit tayo nung 5 years old ka na sinabi Five sa years old ako. mo na hindi mo tunay na ama yung kinagisnan mong ama, ano yung reaction mo at ano yung... Umiyak. Umiyak ka and then what? Sabi Nag-iisip ko sa ka kuya na... ko talaga, susumbong kita kay mama. Sabi Okay, ko so, yeah. Sinumbong mo ba? Did you confront hindi, her? hindi. Hindi ko na. Feeling ko inaasar lang ako. Feeling mo inaasar ka? Feeling mo inaasar ka pero at the back of your mind, nag-iisip ka? Yes. O diba, ang bata ko pa talaga, nung bata pa lang talaga ako, madami na akong tanong, ang dami kong gustong malaman. Ang mga kausap ko laging matatanda. Mga kasama ko puro matatanda. Pero never akong, basta naging old school type akong tao na parang may pagka-introvert ako nung bata ako eh, na mamimili ako ng konting kaibigan, pero yung mga kaibigan ko mapagkakatiwalaan. Yung pagkukwentuhan ko, sige po. As you get older, as you get older, naitanong ko ba sa magulang mo o sa nanay at sa tatay mo na, Nay, sinabi ni kuya, hindi ko nung tunay na ama si papa. Nasabi mo ba kahit yung palambing lang, yung panghapyaw ba? Hindi. Kasi yung papa ko, si Papa Edgardo Suiza Bosea, napakabait na papa kasi noon eh. Kaya nga nung high school din kami, siya yung magpapasok sa amin sa minor seminary. Kasi yung pamangkin niyang pare ni sa Father Noel Bosea Conopio na kasalukuyan ngayon naka-assign sa Diocese of San Pablo diyan sa Miss Chancery, gusto parang makatulong. Gusto kami papasukin sa seminaryo nung high school. Yung mama ko naman ay pumayag. Kasi nga parang ewan ko kung bakit gusto niya magkaroon kami ng ano, normal na buhay. Dahil napalaki kami ng matino, never ko kasing, hindi ko siya napag-isipan. Pero basta naging ano siya, naging palaging palaisipan at naging tanong Yeah. siya sa isip ko na hindi ko alam kung kanino ko magiging tanong. Naging matalino na lang siguro talaga. Yung good counsel na yung mga tanong ng ano, yung mga tanong kong ito na kahit hanggang ngayon hindi ko pa mahagilap yung sagot, dahan-dahan nagkakaroon ng linaw kapag may mga nakakausap ako, may mga taong magpapakamatay, may babae magpapalaglag, may kaibigan akong mga ano, may pinsan ako maghihiwalay, yung kuya ko na halos dalawang nahiwalay sa asawa kahit may apat na anak, nagkaroon ng unang kabit, nagkaroon ng ikalawang kabit, yung kaibigan ko, yung parang best friend ko na naghiwalay, na kinasal pa ng obispo, kapag napagtagpi-tagpi ko to, minsan pala hindi mo na kinakailangan magtanong sa mga to, akusang dadating yung sagot sa pamamaraan na hindi mo inaasahan. Na, ayun, kahit nung nasa seminaryo na ako, minsan kapag kinikwento ko to sa mga retreat, recollection, at kahit pag nagbibigay ako ng mga retreat or recollection, dahan-dahang ano, nagiging advocacy mo siya sa pamamaraan na hindi mo naman sinasadya, pero dahan-dahan kang niluto at yung kasagutan na dati mo ng tanong, yun pala yun. Okay. Kahit yung sa pagpasok ko sa pro-life. Anong una mong nalaman? Yung paglaglag sa'yo, yung attempted abortion sa'yo, or yung hindi mo tunay na ama yung nakagisnan mo? Yung 5 years old ako, sinabi sa akin ng kuya ko na hindi mo naman talaga papa yan. Okay. Naging tanong na siya sa isip ko. Alright. Pero hindi ko siya napansin. Nagkaroon lang siya ng confirmation no third year high school ako at yung nag-retreat nga sila mama at pinag-inamin sa akin. Nung inaamin sa akin, parang gusto ko pa magtanong, hindi ko ulit na ano. Dahan-dahan na lang na-reveal nung nag-away, nang nakaaway ko yung tita ko. Doon sa retreat na yun, sabay niyang ni-reveal sa'yo yung katotohanan? Hapyaw lang. Sobrang mga hapyaw na hindi sinasabi. Nung after nung retreat na yon, parang
gusto kong mag-follow-up question, kaso hindi siya kagaya ng mga follow-up question na Okay. never, kasi ang napakabait ng mama ko. Napakabait Ang ang naging nanay mo. pag-iingat ko na lang, yes. Ano daw ang dahilan bakit kanya nais na ilaglag? Ano ang Ayun, ito na 'yon. Ito dadating na tayo sa ano circumstances sa ng kwento na buhay 'yon. niya? Nung buntis yata yung mama ko, third year, ano, nung yung parang ikatatlong buwan o ikaapat na buwan, ayan, kinento na sa akin ng mama ko, sa mama ko to. Nung ikatatlo o ikaapat na buwan, nung lumalaki na yun siya ng mama ko, anong nangyari, pinagtapat niya sa biological father ko. How did that knowledge, that confession of your mother, change the way you look at your mom and your relationship with her? Nagkaroon ng ako, hindi ko siya kasi, hindi ko, ano, kagaya na sinabi ko kanina, no? Parang gusto mong magalit, o galit ka ba? Ano ba trip mo? Bakit, sana hindi dalang ako umiral sa mundong ito, no? Para hindi ganun kasakit Nagkaroon ka yung mga ganitong revelation. Yun yung naging dahilan kung bakit ayoko manood ng mga drama, ng mga pelikula Pinoy, eh. Kasi parang walang kwenta yung kwento nyo. Mas totoo ang kwento ko, parang ganun. Pero ganun pa man, anong nangyari sa akin, lalo ako napamahal sa mama ko. Doon ko lang Oo, din yun nalaman ang na, effect. Lalo kang napamahal. Bakit? yes, Bakit? kasi nga, ito yung iba yung version ng mama ko, yung version ng papa ko, hindi ko naman mahagilap at hindi ko din prepared ba ako na malaman o handa ba akong makilala siya. Kung talaga mahal ako ng biological father ko, bakit niya, bakit, ato, yung nagharap si mama sa kasi si papa sa UST din, sila nagkita noon, pinagtapat ng mama ko. I'm pregnant. It's about time na malaman mo na buntis ako. Sabi niya ni mama ko kay biological father. Ngayon, sabi sa akin ni biological father, sigurado ba akong akin 'yan? So, 'yun. Yung mga Kastilang asal dati, usod si upuan, umusod sa mesa, no, usod. Merong question pa eh, may follow-up na tanong pa si biological father kung bakit nag-walk out na si mama. Wala nang tanong-tanong. Ni hi ni ho, wala nang usap-usap. Hindi na nagpakita yung mama ko kay biological father. So, ito. Okay. Yung sumunod na tanong is, ikaw ang bahala kung gusto mong buhayin. Oh, di ba parang aray na naman to para kay mama. Naman. Ang Aray na lupit. Parang naman. mapapamura ka na. Hanip ah. Ang galing. Pero, okay. O sige. Pero yun na nga, di ba? Sinubukan kang ilaglag. Pero, ang tibay mo ha. Kapit na kapit ka ha. Buong-buo ka ha. Yung habang kinikwento sa akin ng mama ko, kasi yung last time na attempt niya na na ilaglag ako, yun naman yung nakapagbabago ng yun nga, doon ako nagkaroon ng konting awa sa mama ko na kasi siya yung muntik mamatay. Okay. Alam mo sa psychology, 'di ba? Sabi nila, yung the baby in the womb from the first moment of conception, nakakaramdam na 'yan. So sa tingin mo, meron ka bang, you know, ugali or eccentricities as a person na parang now, kaya ako ganito kasi sinubukan ako ilaglag. May mga realizations Yes. on. Like what? Nung nursing graduate po ako eh sa perpetual. Nung nag-aano na yung nagre-review po na ako for ano NCLEX PN sa ano sa States. Magre-review sana ako ng ano ng licensure ng NCLEX PN. Doon na ako naging interest sa psychology and psychiatry kasi ang dami kong gustong maintindihan. Kaya nga, tapos right. ngayon, yung manifestation na tinatanong niyo po ngayon, diyan na dahan-dahan dumating. Yan. Kung pagdudugtungin ngayon si psychological, si psychiatrical, yung si spiritual, doon na nagkanda halo-halo at doon na nagkakaroon ng dahan-dahang linaw. Kasi nga hindi naman siya malinaw sa akin noon eh. At ito yung bakit mga... Bakit ka ganun, di ba? Bakit ako yes. ganito? Alright. Yan. Kunyari sa mga babae, kung bakit ako protective sa mga babae, ayoko manloko ng mga babae. Kasi may tatlong kapatid na babae, may dalawa akong pamangkin na babae, napaliligiran ako ng mga kababaihan. Dati nga, nung bata ako, gusto nila akong maging babae. Pero sabi ko, hindi ka lang. Wala akong balak magpakababae. Can imagine na marami sa society ngayon na naglalakas na buhay na sinubukan din ilaglag ng magulang ng nanay nila. And of course, there is brokenness. May brokenness. So doon sa mga nakakaalam na kaya ako hindi makatagal sa mga relationship, yung brokenness ko coming from the fact na my mother wanted to abort me. Ano ang advice mo sa kanila? How did you manage your own brokenness? And tell our viewers, anong pwede nilang gawin? Una-una, kahit noon pa man, kahit ang Diyos, no? Walang karapatan ng sino man na husgahan ng pagkatao ng kahit sino.
no? Okay. Mapananay yan na maglalaglag, mapalalaki na takot maging responsable sa magiging anak niya o hindi pa handa dahil ginawa nila to out of trip or out of knowledge o out of preparedness. Right. Ang masasabi ko, walang karapatan ng sino mang husgahan natin sila sa mga naging desisyon nila. Okay lang na magkamali. Pero ako, ang naging dahilan sa akin, naging ano ako eh, naging perfectionist. Ayokong pumasok sa isang relasyon na hindi ako handa. Sabi ko, halimbawa, yung kapatid kong lalaki na sumunod sa akin, si Charlie, yung una naging girlfriend niya, yung ikalawang naging girlfriend niya, yun yung napangasawa niya. Yung kapatid kong babae na si Angelica Consuelo, yung unang boyfriend niya, nung nag-break sila, nung pangalawang boyfriend niya, yun yung napangasawa niya. Yung kapatid kong babaeng bunso, yung unang boyfriend niya, naghiwalay sila, tapos nag-break sila, nung ikalawang boyfriend niya, yun yung napangasawa niya. Yung laging ganon, ang naging maganda sa mga bagay na lesson na ganito, kasi nga, pinalaki kami ng maayos ng mama namin, kaya yun yung naging dahilan kung bakit hindi wala akong karapatan ni wala akong ni hindi ko pangangahasa na magalit una, pangalawa, good to hear from you na in spite of the fact that this incident happened, ang statement mo is pinalaki kami ng maayos ng nanay ko. Correct. That's very good to hear. Ang sarap. Right. What would you tell your biological father if he is listening to you right now? Dati, may yabang ako. Puno-puno ako ng yabang eh. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noon, okay lang sa akin kahit hindi ko siya makita. O kaya, gusto ko pag makikita niya ako, successful na ako. O All kaya right. May tanong pa dati na parang tinikto siguro na dahan-dahan kong tinatanggal ngayon na sasabihin ko, kung mahal mo ako, sinabi naman sa'yo ni mama, di ba? Pero, bakit hindi mo ako hinanap? Anong paraan ang ginawa mo? Alam mo naman yung bahay namin sa balik-balik sa Constancia. Alam mo naman yung bahay namin sa St. Ignatius. Anong paraan ang ginawa mo para alamin kung anong nangyari kay mama? Kasi alam mo eh, sinabi sa'yo ni mama nung una, di ba? Nung third month ako, fourth month ako. Nagkita ba kayo ng biological father mo? Is he still around? What do you know about him? Nasa New Jersey po siya sa America. So, pero how come you know that? Siyempre, sinasabi sa akin ni mama, ako na nga lang yung may denial factor na, ma, huwag mo na sa akin ikwento, ano ba yan? This is the age of social media. Lahat ng tao pwede mo i-Google. Ginugol mo na ba siya? Never. Never. Wala kang plano? Ni hanapin. Ang dami nagsabi sa akin, kaibigan ko, sila na magsesearch para sa akin. So talaga, pero never. Okay. I-type ko pala. Ito yung ito, ironic na naman to. Ang lupit mo naman, Lord, eh. Ang bait mo na. Mahal na mahal kita, Jesus, sa buhay ko. Tapos, yung pangalan ng biological father mo, Jesus. Ang bait, di ba? Love your enemy. He is not my enemy, but you forgiven the run, but the blood runs down my very, nananalaytay sa dugo ko is dugo ng papa ko, Jesus. Have you oh, yan yung tuloy na biological name ng papa. Well, have you forgiven him? I think yes. Yes, I think so. Hindi, honest ba ako sinasagot ko to? I think yes. Kung siguro nag-ano bilang anak na parang sugatan din. O kaya, ito yung dahan-dahan ko tinatanggal eh, yung pride ko eh. Yung okay. Ito yung nakapagpahamak sa akin na maraming beses. Kasi ito yung nagpapahirap sa buhay natin mga tao. Yung yeah. Pride natin na alamin, may sampudaliri ako, pwede kong i-type yung pangalan niya, pwede mo yung apelido niya sa Facebook. What if? Ita, mga tanong yung mayroon ng mayroon, ha? Saan din mag-message siya sa'yo sa messenger? Ano po? Paano kung isang araw may message sa'yo sa messenger from your biological father? Hi! Mga galwa. Alam ko kasi yung buong pangalan niya eh, di ba? Alam ko yung birthday niya. Kaya nga. O ano? Ano sa tingin ko, mo? Hi pa! hi pa! Hindi ko alam kung paano tatawagin sa kanya, no? To end this episode, what do you think will be your ministry, how would your ministry as a priest look like coming from where you came from? Dahil sa mga experiences mo sa buhay, ano sa tingin mo ang mga, ang magiging mission mo bilang pare? Sino yung mga gusto mong, akayin?
Dati, sinasama ako nila Father Tony Anthony sa OSA dyan sa Delpan, yung sa Missionary of Charity dyan sa Tayuman tsaka sa Delpan. Nung niyakap ako ng mga bata dati sa mga sa bahay ampunan, ang sarap magpayakap eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag naging pari ako, gusto kong balikan itong mga tao to. Kung nagaanap kayo ng tatay, ng mga nanay, kung bakit kayo nabubuhay, humihinga, yung iba mga bigot pa. Okay. Gusto, ang sarap nilang bigyan ng pag-asa na pwede kayo maging pari kagaya ko, pwede kayo maging doktor, pwede kayo maging teacher, pwede kayo maging journalist. Ang sarap mangarap para sa kanila. At yung pangarap nyo, pwede nyo matupad. Huwag lang kayo susuko. Ayan na. At sasabihin ko, dapat hindi rin ako pinanganak sa mundong ito. Pero kagaya nyo, may purpose ang Diyos. Kung bakit ako magpapari ngayon, kasi alam ko may mga taong nagdarasal din sa mundong ito na yung maging pare. At kung bakit ako tumutugon sa panawagan ito, kasi may mga taong nagdadasal lang din para sa akin. At kami, ang buhay ko ay isang buhay na patutuo na pwede tayong mangarap, pwede tayong umasa, pwede tayong magdasal, at pwede tayong maging katugunan sa panalangin ng bawat isa. Parang, wow, beautiful, beautiful guy. Now, your message to women out there currently experiencing problematic pregnancy and thinking of terminating the life of the child inside them. Ayan, sa Bible, kahit i-search nila, 365 times na sinabi ng Diyos na do not be afraid. So kung yung 365 times na yon, parang araw-araw tayong pinapapalalahanan ng Diyos na huwag kang matakot. Ate, Nay, sa mga oras na to, natatakot kang ipagpatuloy yung buhay na yan. Huwag kang matakot. Nandito yung pro-life Philippines Foundation na handang tumugon o handa kayong tulungan sa laabot ng aming makakaya. Nandito po kami. Kung kala mo, patapusan na ng mundo, hindi palaging ganon. The mere fact na humihinga ka at natatakot ka, yun yung mga panahon na iniluluhog ng Diyos ang kanyang kamay at gusto kanyang yakapin at sabihin niya sa iyong mahal na mahal kita. Akin ka eh. So, yung batang nasa sa sinapupunan mo, sa'yo yan. At ikaw na akala mo, hindi siya para sa'yo, lalo na yung mga batang kala nila, lalo yung mga babaeng ginahasa, di ba? Ayaw nila nung batang yun kasi bunga yan ng bunga yan ng nakakadiring kahapon o kaya nakakahiyang kwento. Pero sabi ng Diyos, akong bahala sa'yo. Parang ganun. So, lahat ng takot natin, mapapawi, dahan-dahan niyang matatanggal, kung kaya nating yakapin yung buhay na ito na may tiwala sa Diyos. Thank you so much, Gailbert. Grabe, grabe. Amen. I say amen to all that you said. Thank you for sharing your story. Ang dami, dami, daming napulot na aral. Kahit ako, ang dami ko napulot ng aral. At alam ko, ang ating mga viewers, marami rin napulot. Thank you for praying for us. Remember, mga kabuhay, confess your sins to one another that you may be healed. This is Rita Dayrit reminding you today, haba-habaan po ang pasensya sapagkat ang buhay parang life.